Tatlong A-lister kapamilya stars handa na sa kanilang project comeback. Tingnan ang mga detalye. Welcome to BusyGram.net. Huwag kalimutang i-like, i-share, i-follow at i-subscribe ang BusyGram.net para maging updated ka sa mga latest happenings. May mga shoutouts din tayo kaya tutok lang hanggang sa huli. Nagbigay ng pahayag ang isang mataas na opisyal ng kumpanya kaugnay sa tatlong sikat na celebrities na ito na kung saan ay ayon sa kanila may mga comeback na magaganap sa kanilang career. Ang mga celebrities na ito ay kasalukuyang nananatiling kapamilya at may nakaabang na mga comeback sa kani-kanilang mga proyekto. Sina Ann Curtis, Sarah Geronimo at Vice Ganda ay nasa ilalim ng isang talent management na Viva Artist Agency sa isang naganap na launch ng Summer to the Max campaign at unveiling ng mga poster ng mga bagong pelikula ng Viva Max sa isang event play sa Quezon City. Kasalukuyan nga na ang Viva Max ang number 1 Filipino streaming platform na mayroon ng 3 million subscribers at patuloy nang nadaragdagan ng bilang. Na-launch ito noong January 2021 pero mabilis nagmawa ng ingay at tinangkilik ng publiko na nawala ng aliwan at pagkakataon makapanood ng mga pelikula sa mga sinehan dahil sa coronavirus pandemic. April pa lamang pero kompleto na ang listahan ng mga pelikula ng Viva Films na mapapanood sa Viva Max hanggang September 30. Ibig sabihin ay natupad na ang plano nilang maglabas ng 4 na mga bagong pelikula sa loob ng isang buwan. Si Viva President and CEO na si Vincent Del Rosario Jr. ay humarap sa Entertainment Press na personal niyang pinasalamatan ng lahat ng sumuporta sa kanilang matagumpay na streaming platform. Sa parehong event ay natanong siya kaugnay sa pagbabalik ni na Ann Curtis, Sarah Geronimo at Vice Ganda sa paggawa ng pelikula. Tiniyak ni Vincent na may mga proyektong nakahanda para sa mga prized stars ng kanilang movie company. Ayon sa kanyang pahayag ay sinabi, si Ann, hinihintay lang yung script. In essence, okay naman siya, gusto lang niya mabasa ang script so that can happen in the next quarter in the next few months. Si Sarah, nag-line up si Naval Del Rosario ng mga ipipitch na concept sa kanya. Medyo mas mahirap lang kasi very selective si Sarah na gusto niya. Meron siyang concept na gusto, kailangan lang i-fine tune para pumasok sa gusto niya. Basically, ang gusto niya gumawa ng musical movie so we have to find the right team. Si Vice naman, inaayos na. Nag-uusap na sila ni Boss Big for the next project. Hopefully for the festival and there are after for the platform. Para sa mga fans ni na Ann Curtis, Sarah Geronimo at Vice Ganda ay tiyak na ikatutuwa nila ito na siyang matagal nang naghihintay na muli silang mapanood sa big screen. Dumalo sa Summer to the Max event ang mga baguhang sexy star gaya ni na Ayana Misola, Christine Bermas, Cara Gonzalez, Chela Cuenca at AJ Raval. Matatandaan nga nito lamang ay isang concert ang nauna ng inanunsyo na nagbabalik showbiz na si Ann Curtis matapos na magpahinga ng more than 2 years dahil sa pandemya at panganak kay Baby Dahlia. Ang concert naman niya na may title na Love Anna dapat sana isang online concert lamang, subalit nag-announce na may live na ito mapapanood. Si Vice Ganda naman ay nagbigay hint noon sa It's Showtime sa tila nilulutong pelikula under Star Cinema na maaring entry niya sa Metro Manila Film Festival this year. Si Sarah Geronimo naman ay busy pa rin sa buhay may asawa kasama si Matteo Guidicelli at hindi pa nga napapanood sa ASAP natin to subalit maaaring magbalik na muli. Anong masasabi mo kaugnay dito? Shoutout tayo kina Luz De La Rosa, kay Cheryl Labisore at kay Sailor Moon. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang BusyGram.net para sa mga latest happenings.